Hey and welcome back to my channel. This is Shine, your shine of the land of the rising sun, Japan. So for today's video, bukas mag-1 year na ako sa dito. So, dito sa Japan, kailangan mo maglagay ng sticker sa car mo sa front and back ng new driver's sticker for only 1 year. So, nakapasa ko ng driver's license last August 6, 2020. So, tomorrow that would be August 6, 2021. So, meaning, 1 year na ako nagdi-drive, so hindi na ako new driver. So, makukuha ko na yung sticker, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng new driver's sticker dito sa Japan. So, what is the beginner's driver sign or new driver sticker in Japan? So, this is what we call the Sosensho mark or Wakaba mark in Japanese term. As you can see, it is like a V-shaped symbol with green and yellow color that a new driver in Japan must display in their car for 1 year after obtaining the standard driver's license. So what is the importance of this Sosensho mark in Japan? So this mark denotes to elderly drivers that the Sosensho mark is designed to warn other drivers that a car displaying this mark is not very skilled. So elderly driver must aware not to cut them. So that is the importance of the Sosensho mark or beginner signs here in Japan. So ito yung sticker ng new driver dito sa Japan, mga ka-shine. So you should put this one in front of your car. So ito siya, ito. Pali new driver sticker to. And then, sa front at saka back of your car. So, nandito siya. So, here. So, required talaga ito mga ka-shine for 1 year. So, after ka nag 1 year dito, makukuha mo na po. So, today is August 5. And tomorrow, that would be my last day. So, mag 1 year na ako bukas. So, makukuha ko na ito sticker na ito. So, ang init dito sa Japan, mga ka-shine. Kaya nilagyan ko ng gulong yung car ko. Kasi nandito ako sa Aeon Mall. Doon, sa Aeon Mall. So, I am happy that tomorrow, that could be my last day. So, wala na akong ganito. So, congrats to me. 1 year na ako nag-drive. Why I am so happy? Kasi when I took up the driver's license here in Japan, it's very difficult to me kasi yung una, lagi akong umiyak kasi ako lang sa lahat ng mga classmates ko doon, ako lang yung partner na nagsuskul sa school na yun. So, and at that time, ako yung pinaka older doon. So, yung mga kasama ko, yung mga 16, yung dito kasi sa Japan, yung mga 16, 17, yun yung time na kumukuha sila ng driver's license. So, mga, ano pa sila, mga high school students, ganun. So, ako yung pinakamatanda dun. So, kasing lecture, tapos meron ding actual, after lecture, merong actual driving lesson. So, pag nag-lesson kami, yung sinasabi nila ditong kaka, meaning lecture, pag tinatawag ako ng teacher, minsan hindi ako nakakasagot. Kasi yung mga words nila dito, though I know how to speak in Japanese, but yung mga driver's words na iba, hindi ko naiintindihan minsan. So, for me, this is an achievement because yung iba dito, yung mga foreigner dito, yung mga Pilipina, kinukuha nila yung driver's exam for how many times talaga ako. Kasi dalawang beses ka mag-take ng exam. The first exam is the student's driver's license. So, hindi pa yung final. So, kailangan mong kukuha doon para maka-jump ka into para for final license. So, kung kumukuha ko doon, one take lang siya. And then, after sa for final driver's license talaga, one take lang din. So, I am very lucky kasi iniisip ko noon pag
hindi ako magaganbaro, hindi ako magpupursiging magpumasa. Sa actual driving lesson ko, naghirapan ako. So, dapat sa exam ko, kailangan one take lang talaga ako. So, yun na nga. I'm very happy for that. So, bukas, August 6. So, mag-one year na ako driving here in Japan. Yung school ko dito sa Niigata Driving School. So, I will show you mga kashine during my graduation day to my driving school. So, watch this. Hello guys! Manajutan ko sa ko ang klase. I-graduate na ko today. I-graduate na ko today sa kanang driving school. Oh. Iba dito sa mga, yung dito sa, yung mga Pilipina dito sa Japan, kumukuha sila ng driver's license kasi from Philippines, pinaconvert nila here to Japanese driver's license. Yung sa akin, dito talaga ako nagsisimula since from the start. So, dito ako nag-school, dito ako nag-exam, lahat talaga dito. So, yung process na schooling ko dito is, yung lecture ko is Japanese, yung mga teachers ko all Japanese, and then, my exam is English. So, mahirapan ka talaga pag ano, hindi ka posigido kasi yung lecture mo kasi is Japanese and then yung exam mo is English. So, kailangan mo talaga makikinig. Pag ayaw mo makikinig, huwag ka nalang kubuka. Pag wala kang lakas ng loob, nakukuha ng driver's license. So, those who are interested to get the Japanese driver's license here in Japan, you should have confident to yourself and be yourself na kaya mo. Kasi pag hindi ka strong, di-discourage ka talaga. Lalo na pag nag-actual driving. Ikaw kasi yung ano doon, kasi ikaw yung lang foreigner. So, dapat tinitignan ka kasi nila. So, makukuha ko na siya ngayon. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-shine kung ano yung new driver sticker. So, ito yun. Ito yung new driver sticker sa Japan. So, i-stick mo to siya for 1 year. So, nag-1 year na ako. So, makukuha ko na siya. So, para siyang magnetic. So, 1 year na kasi ako kukunin ko na to. So, to sa front at sa back ng car ko. So, nandito yung isa. Ito yung isa. Ito. So, makukuha ko na siya ngayon. So, wait lang. Kukunin ko na siya. Dito sa Japan mga kasyon, pag bago ka nakapasa ng driver's license, kailangan mo to i-stick ang new driver sticker, this one, for 1 year. So ngayon is August 6 kasi nakapasa ko, is August 6, so makukuha ko na siya. So ito ay nakuno. So ito. So, pagpasok ko pa lang sa, ano, sa school namin, after graduation, kasi mag-graduate ka kasi doon, after graduation, ibibigay ito sa school nyo. Ito. Dalawa. So, kailangan ko i-stick for 1 year, both front and back of your car. So, ulog-ulog ko. So, ito. Ang init ngayon sa Japan. Grabe. So, makukuha ko na ito. Ah, hintay pala. So, makukuha ko na ito. So, ito. So, itatago ko ito mga ka-shine kasi, ano, napaka ano na ito. May sentimental value to sa akin kasi palagi akong umiyak sa school namin dati. Kasi ang hirap ko turuan kasi dito, yung mga teacher ko is mga Japanese. And then, yung lecture ko is mga Japanese talaga. So, nahirapan ako kasi iba yung mga languages nila sa driver's words na hindi ko alam. So, itatago ko talaga itong mga ka-shine. Kasi, though one take lang talaga ako sa exam, kasi yung exam dito sa Japan,
kumukuha ka ng exam, first is the driver's student driver's license. So kailangan mo din yung papasahin para makakuha ka sa next step. So sa first exam ko, one take lang ako. At sa final exam ko, one take lang ako. Kasi, pinaporsige ko talagang mag-study, mga ka-shine. Kasi, ang hirap kong tinuruan sa actual driving ko. Kasi dito sa Japan, may content na din ako nito. May lecture ka. Tapos, after lecture, yung kinukuha mo na lecture na yun, yung topic na yun, ikukuha mo din siya sa actual driving. So, yun, mga ka-shine. Napaka-ano ko to. So, itatago ko to, memory ko to, kasi nahirapan ako nito. So this one, so makukuha ko na siya. So thank you for watching, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo pa sa mga susunod kong mga video. So thank you for watching, bye bye.